Hello, hello mga kating. Ito nga pala yung bagong gawa namin na bahay sa Pilipinas. Simple lang siyang bahay mga kating, pero tuwang-tuwa ako na nagkaroon na kami ng sarili naming bahay. At yung gate nga pala namin, stepfather ko lang ang gumawa niyan, kaya nakatipid kami sa labor. Thank you daddy sa paggawa ng magandang gate. At kung makikita nyo ay hindi pa nga tapos ang second floor ng bahay. Ayan nga at may mga nakaliwit pang mga bakal. Pinaabang talaga namin siya mga kaating para madali na lang pag magpapagawa ng second floor. Hindi ko nga masyadong gusto yung style ng bahay namin sa labas mga kaating. Kaya ang bala ko pag nagpatayo ako ng second floor, ipapabago ko rin ang mga design niyan. Bala ko na nga sana ipabago kaagad. Pero inisip ko pag natayo na lang yung second floor kasi di ba magbabago din yung mga pinturo niyan, dudumi din. Sana nga magtuloy-tuloy na ang taas ng palitan ng yan ngayon. Dahil sobrang baba ng palitan mga kaating, 36 lang. Buti na lang may mga ate akong nagpapapalit ng mataas-taas. Salamat po pala sa mga ate na papalitan ko ng mga yen. Thank you po sa tiwala nyo. Maraming salamat po. Ito nga pala yung sala namin mga kaating. Ang gusto ko lang sana sa bahay yung wala masyadong gamit para maliwanas at mas madaling linisin. Nagpapasalamat din ako kay daddy sa tatay ng anak ko dahil hindi sa kanya hindi ko magagawa to, hindi ko matutupad itong mga pangarap ko. Hindi naman natin kailangan na magarbong bahay basta may matutuloyan tayo na maayos ay okay na, diba mga kaating? Thank you po Papa Jesus sa nag-uumapaw na blessing. Sa mga tulad ko nangangarap na magkaroon din ng bahay, tiwala lang at pagsisikap, mararating nyo din yan. Ito nga pala yung kusina namin mga kaating. Magkapasalamat din po pala ako kay Engineer Melchor kasi dahil sa kanya, naging maayos yung pagpapagawa ng bahay ko. Shout out po sa iyo Engineer Melchor, maraming salamat po kasi kahit wala ako ay natayo ng maayos ang aking bahay. Sa panahon kasi ngayon mga kaating, mahirap makahanap ng taong mapagkakatiwalaan. Buti na lang nakahanap ako ng pagkakatiwala ang engineer. Lalo't wala pa naman ako dito sa Pinas. Sa Japan ako talaga nakatira, diba mga kaating? Simple lang din ang aming kusina at ayang drink bar ay favorite place ko lalo't pag nagkakape ako sa umaga. Hindi naman kasi ako nagiinom ng alak dito sa Pilipinas mga kaating. At ito nga pala ang aming dirty kitchen mga kating. Literal na dirty talaga, di ba? Malawak pa nga ang likod bahay namin mga kating. Dirty kitchen na siya at pati tambakan na rin ang mga hindi kailangan na gamit. Dito nga pala nagluluto si daddy ng mga mababahong pagkain para hindi mangamoy sa loob ng bahay. At dito rin naghuhugas si daddy ng mga malalaking kawali. At dito na rin pala naglalaba at nagsasampay. Pagpasensyahan nyo na po pala at madumi at ang dami nakatambak. Ginawa na rin kasi itong tambakan ng mga hindi kailangan na gamit. Ito nga pala ang shower room namin mga kaating. Gusto ko rin yung shower room namin, hindi man ganun kalakihan, pero ang lakas maka-aesthetic, diba? Tingnan nyo mga kaating. At ito nga pala ang kwarto ko mga kaating. Wala din ako masyadong gamit na nilagay dito mga kaating. Para maluwag ang kwarto ko, ayoko na masyadong maraming gamit. Ang hirap maglinis. At nagustuhan ko nga rin itong built-in cabinet mga kaating. Sobrang laki niya kasi at marami akong mailalagay.
At ito naman pala ang kwarto ng mga bata. Hindi siya ganun kalaki mga kaating, may kakiputan, kaya double bed na nga lang ang nilagay namin.